isang linggong tigil pasada, ikinakasa na ilang grupo laban sa PUV Modernization Program. Sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin, 1,000 pisong ayuda, plano ipamahagi ng gobyerno para sa pinakamahihirap na Pilipino. Opisina ng telecommunications company na Smart sa Makati, ipinasara dahil sa hindi umano pagbabayad ng buwis. Smart sinabing nakabinbin pa ang kanilang inihaing kaso para maresolba ang usaping legal. Ilang security officer ng NAIA Terminal 2 sinuspindi at kakasuhan matapos mahuli cam na nanguha umano ng pera mula sa banyagang turista. Singil sa maliliit na fund transfer gamit ang mga digital payment, isinusulong na alisin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag-uumpisa sa ilang proyekto sa Cebu, kabilang ang malaed sa carousel na bus transit project, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang maaksyong training ni Kylie Padilla para sa mega serye ng taon na mga lihim ni Urduha na mapapanood na mamaya. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 7 araw na tigil pasada ang ikakasa sa unang linggo ng Marso nang nasa 40,000 jeepney at UV Express driver sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Patikim daw yan sakaling mapaso na ang kanilang prangkisa sa Hunyo alinsunod sa utos ng LTFRB na tinawag naman ng isang kongresista na malupit at hindi makatao. Ang sagot ng Transportation Department sa pagtutok ni Joseph Moro. Para raw mag-aalaman na kung anong mangyayari kapag tumigil sa biyahe ang mga lumang jeepney sa June 30, may mga magtitigil pasada simula March 6 hanggang March 12. Hindi lamang po tigil pasada, itatambak po namin sa harapan ng LTFRB yung aming mga traditional jeepney at UV Express para doon nyo makita kung gaano kami karami. Tinatayang 40,000 jeepney at UV Express daw ang hindi papasada sa Metro Manila, Central at Southern Luzon, pati sa Bicol at Cagayan de Oro. Yan ay para igiit na ibasura ang memo na nagsasabing June 30 na lamang pwedeng bumuo ng co-op ang mga jeepney at UV Express. Pero ayaw sana ng mga driver na isuko ang kanilang mga prangkisa sa mga co-op na siyang bibili ng mga pamalit sa mga jeepney at sa plano maging empleyado sila ng mga co-op. Individual dapat, sir. Kung yung hawakan ng co-op yung karapatan namin, mabigat talaga. Ang kikitain daw kasi nila lalayo sa kasalukuyang 1,500 pesos na kita kada araw. Binigyan ka ng co-op ng para sa isang jeep mo, 10,000. Kwentahin mo siya isang buwan yun. Magkano siyang araw? 335. Magugutom kami. Kaya mong mambuhayin yung 6 na anak mo sa 335 araw-araw. May ilang kooperatiba na rin bigat na bigat sa pagbabayad ng lampas 2,000,000 piso para sa isang minibus. Kaya ang iba tulad ni Flor Delisa Aragon, in-upgrade na lamang ang lumang jeepney sa halip na kumuha ng minibus pero nagka-problema pa rin. Kung gusto noong mga operator at mga cooperative na mukha pa rin jeepney, na modernize ang ipalit nila, pwede naman daw. Isang example, ito. Local manufacturer ang may gawa nito. Problema, DTI approved to, pero hindi daw sila mabigyan ng prangkisa. Kailangan mag-proof ako ng 15 yan. Eh, hindi kaya. Nitry ko pinasok sa co-op. 1 year na sa co-op, hindi din inaprubahan. Ang utos ng LTFRB tinawag na malupit at hindi makatao ni House Ways and Means Committee Chairman albay Representative Joey Salceda, lalo't mga jeepney driver daw ang pinakatinamaan ng pandemya. Nasa 50,000 daw ng mga tradisyonal na jeepney ang maaaring mawala ng prangkisa. Higit 1,000,000 pasahero nila ang maapektuhan sa Metro Manila pa lamang. Kaya gusto ni Salcedang suspindihin ang utos hanggang walang subsidiya ang gobyerno para tulungan ang mga jeepney driver na bumuo ng mga kooperatiba. Kinukuha pa namin ang panig ng LTFRB pero dati na nalang sinabi na papayagang ma-extend ang prangkisa hanggang December 31 kung nagsimula na silang bumuo ng co-op bago o sa June 30. Panawagan naman ng Transportation Department. Dapat mag-usap-usap muna
Ang problema yata ay hindi nagkaroon ng representatives ng DOTR doon sa mga discussions. Kaya makikipag-dialogo daw sila ng LTFRB sa mga transport group. Hindi raw mamadaliin ang mga nahihirapang mag-modernize. Bibigyan natin ng pagkakataon yung mga operators na mag-join muna doon sa mga cooperatives na mag-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa gitna naman ng mataas na presyo ng ilang bilihin, plano ng gobyerno na magbigay ng panibagong 1,000 pisong tulong pinansyal para sa pinakamahihirap na Pilipino. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang 3,300 hanggang 3,900 pesos na natatanggap kada buwan ni Flor de Leza bilang benepisyaryo ng 4Ps, hirap na raw nilang pagkasyahin kahit idagdag pa ang irregular na kita ng mister bilang construction worker. Tatlong anak daw niya ang nag-aaral at tuloy ang pagmahal ng mga bilihin. Minsan ay sabi ko, Ricardo pa lang nabibili ko. Yung 100 ko halos maubos na. Pagkulang yung pamasahin namin, nakaka-absent kami. Kamakailan, sinabi ng Finance Department na mamimigay ang gobyerno ng tulong sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin sa ilalim ng TCT o Targeted Cash Transfer Program. Nakahanap na raw ng pondo para rito pero di binanggit kung saan. Dalawang installment ng 500 pesos o kabuang 1,000 pesos ang ibibigay sa higit 9 milyong pinakamahihirap na Pilipino. Pero pag-aaralan pa ng Social Welfare Department ang mekanismo ng pamamahagi. Ang magiging usual po dyan, ano po, yung puri of the poor po natin, ano po, na meron naman po tayong National Household Targeting System for Poverty Reduction para po doon sa ating mga kababayan, ano po, na maaaring mapasama po sa ganito pong programa. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nagpulong na sila ng Finance at Social Welfare Departments at ng Presidential Management Staff para pag-usapan ang detalye ng cash aid. Hindi pa man malinaw ang ilang detalye, umaasa na si Flor de Leza sa posibleng panibagong ayuda. Ang mamahal ng mga bilihin, malaki-laking tulong na rin po yun. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Aalis na lang ng Pilipinas, kinuhanan pa ng pera ng mga screening officer ng NAIA ang isang turistang Thai. Katumbas ng 8,000 piso ang kinubra ayon sa viral post na meron ding video, bagay na nakakagalit at nakakahiya ayon sa isang senadora. Nakatutok si Mav Gonzalez. Viral sa social media ang cellphone video na ito, kung saan makikita ang isang security screening officer ng NAIA Terminal 2 na may inabot sa kasamahan niya na agad naman itong ibinulsa. Ayon sa nagpost na isang Thai, pera itong dinakaw umano sa isa niyang kababayan. Sa susunod na video, kausap na ng pasahero ang security personnel at hinihingi ang kinuha raw na 20,000 yen na katumbas ng 8,000 piso. Don't know about it. Ibinalik din ito sa pasahero kalaunan. Okay. Sabi ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe, nakakagalit, nakakahiya at hindi katanggap-tanggap na ang security officer na dapat pumoprotekta sa mga pasahero ang siya pang gagawa ng kalokohan. Parang magician eh, di ba? Parang ang bilis, no? Importante talaga na mayroong high resolution CCTV siguro yung airport kasi yung sinasabi nilang sleight of hand, alam mo yun, yung mabilis na parang hindi mo mahahalata. Turista na nga eh. Gusto natin na maraming pumuntang turista dito. Dapat daw i-check ang CCTV footage ng airport, lalo't hindi raw ito bagong pangyayari. Mismong sa staff ko minsan, nanakawan din ng Apple Watch nung dumaan sa security. Bigla na lang nawala. Pinagpapasa ni Poe ng report ang Manila International Airport Authority at Office for Transportation Security o OTS ukol sa nangyari sa Thai. Sa isang pahayag, sabi ng OTS na agad nilang nilagay sa preventive suspension ang mga sangkot na security screening officer. Inihahanda na raw ang kasong administratibo at kriminal laban sa kanila. Hindi raw nila ito kinukonsinte at pananagutin ang mga may sala.
Mula July 2022, 14 na tauhan na raw ang dinismiss sa internal cleansing ng OTS. 3 ang sinuspinde habang 6 ang sumasailalim sa pagdinig para sa iba't ibang kasong administratibo. Iba-ibang kaso ito, gaya ng paglabag sa no-tipping policy ng OTS, extortion, rude behavior at paggamit ng cellphone habang naka-duty. Samantala, sabi ni Po, baka panahon na rin tingnan ang sweldo ng mga airport staff. Walang excuse ha sa paggawa ng isang bagay na illegal. Pero ang totoo nun, pag sobrang gipit ka, mas lalo kang maienganyo gumawa ng mga ganitong kalokohan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ipinasara ng Makati City Hall ang head office ng Smart Telecom sa lungsod na wala raw business permit dahil sa hindi umano pagbabayad ng mahigit 3 bilyong pisong buwis. Pero giit ng Smart, kine-question pa nila ang kwenta ng City Hall sa buwis. Issue nakabinding pa sa Court of Appeals. Tinutukan niya ni Dano Tingkinto. Pinadlock at nilagyan ng karatula ng closure order ng Makati City Government ang head office ng Smart Communications sa Ayala Avenue dahil daw ito sa pag-ooperate ng Smart ng walang business permit mula pa 2019. Hindi kasi binigyan ng business permit ng Makati LGU ang Smart dahil sa tax deficiency nito sa lungsod. Simply because they are operating without a business permit. Wala silang business permit kasi meron pa silang deficiency taxes na ilang taon nang nakalipas at hanggang ngayon ayaw nilang bayaran. Inaalmahan kasi ng Smart ang sinisingil sa kanilang buwis na abot sa 3.246 billion pesos para sa taong 2012 hanggang 2015. Hindi rin daw binigay ng Smart ang hinihingi ng Makati City Government na tax payments ng Smart sa ibang mga LGU para raw makita kung tama ang naging assessment ng Makati o hindi sa kailangan bayaran buwis ng Smart. Argumento noon ng Smart, hindi sila obligado na ipakita sa Makati ang mga kinita nila sa ibang lugar lalo't labas ito sa jurisdiction ng Makati at hindi sila dapat i-assess ng Makati base rito. Dumulog sa Makati RTC at umabot pa hanggang Court of Tax Appeals ang hiling ng Smart na ipawalang bisa ang tax assessment ng Makati City Treasurer. Pero hindi ito kinatigan ng parehong korte. Pero giit ng Makati City Government. It's very difficult to correctly assess on a mere declaration that this is what I generated from this city. And you will say, you cannot question what I generated in other cities. Because then there's no way of verifying. Nakabinbin ngayon sa Court of Appeals ang kaso. Pero dahil dito, mula 2019, hindi inisyuhan ng Makati ng business permit ang Smart hanggat hindi nito binabayaran ang buwis nito sa Makati. They have been applying for a business permit and we simply denied. We told them we cannot issue to you a business permit for the current year if you have pending tax liabilities, and that is a general rule applicable to all. Sabi ng Makati LGU, sa mga susunod daw na araw ay magpapatupad ng closure order ang lungsod sa lahat ng branches ng Smart sa Makati kung hindi pa rin ito magbabayad ng buwis. Sa isang pahayag, sinabi ng Smart Communications na committed ang kumpanya sa pagsunod sa mga ordinansa sa buwis ng lungsod ng Makati at mga batas ng bansa. Naghain na raw ng mga kaso ang Smart para mahanapan ng solusyon ng mga legal na gusot sa issue at nakabinbin pa sa korte ang mga ito. Patuloy raw na nakikipag-ugnayan ng mga abogado at tax team ng Smart sa Makati LGU. Sinisiguro rin daw ng Smart na magpapatuloy ang serbisyo nito sa mga subscriber. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkunko, Nakatutok, 24 Horas. Inalmahan ng isang grupo ang reclamation project sa bahagi ng Manila Bay na anilay kulang umano sa pag-aaral at wala ring permit. Depensa naman ng Philippine Reclamation Authority o PRA, kumpleto ito sa permit at dumaan sa tamang proseso. Nakatutok si Maki Pulido. Ito na ngayon ang Manila Bay na sakop ng Pasay City. Walang tigil ang pagtambak ng mga buhangin mula sa mga dredging vessel bago patagin gamit ang mga bulldozer. 620 hectares ang kabuuang reclamation project ng Pasay City magmumula sa likod ng Sofitel Hotel hanggang sa likod ng isang mall complex. Inaasahang matatapos ang pagtatambak sa huling bahagi ng taong 2024. Gusto namin naman na magkaroon ng malaking lupa ang Pasay, madagdagan para magkaroon ng magandang income.
Ganito rin ang gagawin sa bahagi ng Manila Bay na nasa tapat ng Rojas Boulevard. Ang pagtatambak sa tubig sa tapat ng Dolomite Beach maaaring simulan mula April hanggang July nitong taon. Pero giit ng Alyansa Tigil Mina, dapat magdeklara ng moratorium at repasuhin lahat ng mga permit na inissue ng DENR para sa dredging ng lupa sa ilalim ng dagat at pagtatambak nito para sa reclamation project. Kulang daw ang mga ito sa pag-aaral. Ang quarrying sa San Nicolas Shoal sa Cavite halimbawa na ipinantatambak sa Pasay, walang endorsement mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ayon mismo sa ahensya. Bakit kailangan i-disturb yung isang protected area, yung San Nicolas Shoal, para makakuha tayo ng dredge fill materials sa isa na namang environmentally destructive project? Hindi po naging sangkot ang BFAR doon po sa naging proseso. Ang environmental impact assessment, isusulong po namin ang pagkakaroon po ng dialogo po sa DNRMGB. Isang taon na raw ang quarrying sa San Nicolas Shoal ng kausapin ng mga mangingisda at pangakuan ng kapalit na kabuhayan, scholarship para sa mga anak, pati negosyo. Pero wala pa raw ni isa sa mga pangakong ito ang natutupad. Ayon kay Lolo Ruming na nawala ng kabuhayan dahil dito. Gaano kasakit? Yun lang. Sa looban ng halos kulang-kulang isang taon na sila na nag-ooperasyon. 5 kilong bigas ang ibinigay. Yun yung kabuhayan na sinasabi nila. Kung may violation sa mga kondisyon ng permits, sabi ng PRA, handa naman silang magsuspindi ng proyekto. Pero sa ngayon, wala raw nakikitang major violation. We see to it that the conditions or the mitigating measures na nakalagay po sa ECCR are followed on the letter pa. Giit ng Philippine Reclamation Authority, kompleto sa permits at dumaan sa proseso ang mga reclamation projects na binigyan na nila ng notice to proceed. Na-delay pa nga raw ito dahil nagpahayag noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang aaprubahang reclamation project, kaya isinumite pa raw ng PRA ang lahat ng dokumento sa Office of the President at nabigyan lang ng notice to proceed nang may go signal na ang Malacanang. We defer the decision on the final notice to proceed with the Office of the President po. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Sa mga suki naman ng pagbabayad o paglilipat ng pera online, nangihinayang ba kayo sa pinapatong na transaction fee? May isinusulong ang Bangko Sentral na magpapagaan sa inyong bayarin. Ang tugon ng mga bangko, tinutukan ni Maris Umali. Sa maliit na tindahang ito ni Noraina, maraming beses sa isang araw raw siya kung magbayad o maglipat ng pera online. Kasi pagka sa online kasi mabilis lang. Pero nanghihinayang si Noraina dahil sa tuwing gagawin niya ito, kailangan niya magbayad ng transaction fee. Every transfer po, kahit 100 lang, may binabayaran po na transaction fee po. 15 pesos po. Lugi, tsaka isa po nasasayangan kay. Kaya gusto sana ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipatanggal na ang mga transaction fees sa maliliit lang na halaga. For instance, cost per transaction is, let's say, 5-10 pesos. But if somebody is just paying 200 pesos, then he has to pay 15-20 pesos per transaction. That's a lot, right? So which this will discourage the use of digital payments for small transactions. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ganitong paraan, mas magiging inclusive o pwede raw sa lahat ang mga digital transactions na ito. Maghahanap daw sila ng paraan para magkasundo sila ng mga bangko kaugnay nito. We are discussing with BAP how to make transactions free for small transactions. Maybe we can set a limit on the number of transactions per day. Alam ba, maliit lang naman yung bank account mo, nagbayad ka 2 beses, 3 beses, 4 beses, di dapat hindi ka siguro dapat singilin. Sa ngayon, iba't iba ang transaction fee na hinihingi ng mga bangko, mula 8 pesos hanggang mahigit 700 pesos at $5 hanggang $10, depende sa gagamiting digital channel. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nakikiisa at sinusuportahan nila ang layo ng BSP. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Good news po sa mga motorista, may pahabol na rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bago matapos ang Pebrero. Piso at 30 sentimo ang tapyas sa kada litro ng diesel, 70 sentimo naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang piso at 80 sentimo ang bawas sa kada litro ng kerosene.
Si mga kapuso, bukod sa Lola and Mommy duties, pinagkakabalahan din ngayon ni star for all seasons Vilma Santos Recto ang kanyang showbiz comeback. Throwback 90s kilig nga raw ang hatid ng bago niyang pelikula Katambal ang isa sa kanyang longtime leading men. Yan ang chika ni Lars Santiago. Sobrang na-enjoy raw ni star for all seasons at dating Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto ang pagiging private citizen. Balik na rin siya sa iba't ibang projects bilang artista katulad ng paggawa ng pelikula at pagtanggap ng endorsements. Sa Marso ay paalis si Vilma papuntang Japan para sa shooting ng pelikulang Muli Nilang Pagtatambalan ni Christopher De Leon. It's a love story pero sa edad namin, and I'm so excited kasi after 6 years. Gayunman, hindi lang daw ang pagiging artista ang binibigyan niya ng malaking oras ngayon, kundi ang kanyang lola at mommy duties. I'm still enjoying the baby. Magto 2 months pa lang si Peanut. Parang gusto ko na siya in maarte. Diyos ko, yung mga posing niya, sabi ko, mana to sa akin. Oh, mag-aartista yung ako. Maayos naman daw si Luis ngayon sa gitna ng kinakaharap nitong problema. Nagsalita rin si Ate V tungkol sa pagiging emotional niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Tao pa rin ako, you know. There are some instances na hindi mo makontrol what you feel inside, and I don't mind sharing it. Nagpahayag din si Ate V tungkol sa inami ng kumare niyang si Nora Honor na namatay anya ito ng 3 minuto noong Disyembre habang nasa ospital. Definitely, I don't feel good. Kahit sabihin mo may mga ganyang rivalry, I mean, she's still a friend. There was a time na sana paplanuhin ko na dumalaw just to check on her. Pero I think she's getting better and I'm happy for that. Sa usapin naman ng pagbabalik politika, may balak pa ba si Ate V? If it's meant na po pwede pa uli at makakabalik ako as a public servant, why not, di ba? Pero kung hindi naman, as of now, ini-enjoy ko rin yung pagiging isang privado ng buhay. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Susunod! Mga na-aksidenteng truck at sasakyan na iniwan na lang sa kalsada sa Batangas, idinulog sa sumbungan ng bayan. At asintadong Kylie Padilla na kayang sumabay sa action star niyang ama sa Japan bago pa mapapanood sa mga lihim ni Ordua mamaya. Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Sabi nila, ang buhay ay parang isang sayaw na ginagamitan hindi ng ating mga paa, kundi ng ating mga puso. Sabihin mo sa sarili mo, champion ako! Champion po ako! Ano mang dahilan at para kanino, isa lang ang nasisiguro ko. Sumasayaw tayong lahat dahil nagmamahal tayo. Malapit nyo nang malaman ang aking kwento. We have reached new heights, mga kapuso! After hitting milestones in years past, the official GMA Network YouTube channel has now gained 30 million subscribers and counting! Maraming salamat! Stay updated with Nelson Canlas. Nabasted ka na ba? No. Oh, ako with confidence, ha? The online source for anything showbiz. Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung okay. Anong reason ng breakup ni Carla. Wow! Talagang diretso, ha? Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful. Updated with Nelson Canlas, streaming Fridays.
The only impact protection you have in regular motorcycle jeans is basically the knee protectors. With an airbag, wow, we're talking whole, this is a completely different level. This is impact protection for like a big part of your bike. Yung snake massage, noong una kasi na pinapagapang sa katawan ko, sa mga tao ko, naramdaman namin na pwede rin palang magmasahe ng tao kasi maganda sa katawan. Kaya sinubukan namin at yun, nagtuloy-tuloy maraming pumupunta dahil gusto nila. Nilalagay namin yung snake at simula sa dibdib. Tapos sinahayaan namin lumakad sila kung saan sila pupunta, kung sa kamay mo, sa punta sa paa. Sabi namin sa mga guests na huwag silang maingay o huwag ihipan yung snake. Dagdag na ron para safety. Hindi namin pinapayagan yung kumain ng chicken. Ang ganda po talaga ng benefit ng snake massage. Pakiramdam ko po habang minamasahe po ako, nakaka-relax po talaga. Unang-una, ang Burmese Python ay isang ahas na may kakayanang manlingkis po. Sila ay galing sa wild. Hindi sila safe na gamitin pang masahe. Ang isang Burmese Python ay may kakayanang bumali ng ating mga buto sa katawan at pahintuin ng ating paghinga. Yung sinasabi nating killer instinct, pwedeng mangyari. Sabi nila, ang buhay ay parang isang sayaw na ginagamitan hindi ng ating mga paa, kundi ng ating mga puso. Sabihin mo sa sarili mo, champion ako! Champion po ako! Ano mang dahilan at para kanino, isa lang ang nasisiguro ko. Sumasayaw tayong lahat dahil nagmamahal tayo. Malapit niyo nang malaman ang aking kwento. We have reached new heights, mga kapuso! After hitting milestones in years past, the official GMA Network YouTube channel has now gained 30 million subscribers and counting. Maraming salamat! Stay updated with Nelson Canlas. Nabasted ka na ba? No. Oh, ako with confidence, ha? The online source for anything showbiz. Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! Hello?
Nisot na sa komite sa Kamara ang panukalang batas para sa Constitutional Convention o CONCON para amyandahan ang konstitusyon ng bansa. 7 buwang uupo sa pwesto ang mga magiging delegado ng CONCON. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Aprobado na ng House Committee on Constitutional Amendments ang panukalang batas na nagdedetalya sa Constitutional Convention na mag-aamyenda sa konstitusyon. Sa panukala, 253 ang ihahalal na delegado, isa sa bawat legislative district. Ang eleksyon ay isasabay sa Barangay SK Elections sa October 30, 2023. Nagpanukalang isang kongresista na gawing 3 sa kada rehiyon ang ihahalal para raw siguradong hindi maiimpluwensyahan ng mga politiko. Natalo ito sa botohan. Natalo rin sa botohan ang panukalang pagbawalan ang political dynasties na tumakbo sa CONCON. And must not be related within the fourth civil degree by blood or affinity to the incumbent local and national elected official. This is now the prohibition on dynasties. I object to the to that provision, knowing that the quality of people might be diminished. 51 naman ang sectoral delegates na itatalaga ng Speaker at Senate President. Kasama sa kanila ay galing sa hudikatura at academe, mga abogado, ekonomista, negosyante at mga kinatawan ng labor sector, peasant at urban poor, mga mangingisda at mga magsasaka. Actually, we are questioning kung bakit nga Senate President and House Speaker have the appointing powers here. No? Saan nagmumula ang kapangyarihang ito? Well, we are saying this is a legislative act. The Constitution provides for the President to have the appointing power, not specified which one. So that is where we can have this. Para maging delegado sa CONCON, kailangang natural-born Filipino citizen, 25 years old sa araw ng eleksyon o appointment, at hindi pa napatunayan nagkasala sa anumang kaso may moral turpitude. Noong una dapat may college degree rin siya, pero binago ito. 5 billion pesos ang panukalang operating expenses ng CONCON na sasalang pa sa House Committee on Appropriations. 7 buwang uupo sa pwesto ang mga delegado ng CONCON. Dapat matapos nila ang pagbalangka sa bagong konstitusyon sa June 30, 2024 at isumite ang kanilang report sa Pangulo, Kongreso at COMELEC sa July 30, 2024. Ang plebisito naman para ratipikahan ang bagong konstitusyon ay kailangang idao sa loob ng 60 hanggang 90 araw matapos isumite ang CONCON report. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, dalawang weather system ang makakaapekto at magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Apektado ng hanging amihan ang buong Luzon, habang sa Visayas naman ang shear line. Ang shear line ay binubuo ng makapal na kaulapan dahil sa convergence o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Base po sa datos ng Metro Weather, uulanin ang Antique, Aklan, ilang bahagi ng Negros, Cebu at Bohol, gayon din ang Samar Provinces at Southern Leyte. May matitinding ulan sa ilang lugar kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Mindanao naman, may pag-ulan din sa Surigao Provinces, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Asahan ang malalakas na ulan, lalo na po sa Caraga. May pag-ulan din sa Luzon, gaya sa Aurora, Quezon, Mindoro, Marinduque, Palawan at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan sa ngayon. Ayon po sa PAGASA, wala nang inaasahang sama ng panahon na posibleng mabuo hanggang bukas, huling araw ng Pebrero. Normal lang daw na madalang ang bagyo kapag ganitong buwan dahil sa malamig na amihan. Yan din ang dahilan kung bakit maalon pa rin sa ilang baybayin sa bansa. Nakakuha ng positive satisfaction rating ang liderato ng legislatura at hudikatura batay sa resulta ng isang survey ng Social Weather Station. Good net satisfaction rating na plus 47 ang nakuha ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Good rin si House Speaker Martin Romualdez na plus 37 ang net satisfaction rating. Habang moderate net satisfaction rating na plus 24 naman
ang nakuha ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Una nang inilabas ang net satisfaction rating ni na Pangulong Bongbong Marcos na very good plus 68 at Vice President Sara Duterte na excellent plus 77. Isinagawa ang rating nitong December 10 hanggang 14, 2022 sa 1,200 respondents, edad 18 taong gulang pataas. Imbes na daanan ng mga motorista, nagmistulang parking lot ang bahagi ng isang kalsada sa Nasugbu, Batangas. Iniwan lang kasi roong nakaparada ang ilang sirang truck at mga sasakyan. Idinulog yan sa sumbungan ng bayan. Ang kali po ay dapat daanan, hindi parking ng mga naaksidenteng sasakyan. At ito po ay tumagal na ng 2 taon. Pero baka more pa. Idinulog sa sumbungan ng bayan ng isang concerned citizen ang hindi babawas 10 inabandonang mga sirang truck at iba pang sasakyan sa Tagaytay na Sugbu Road sa Nasugbu, Batangas. Marami na ako nadaan ng highway. Ito ang very unique. Sa tagal, tinubuan na rin ng halaman ang mga nakatiwangwang na sirang sasakyan. Kasi po ito, accident prone area. Ay, delikado po yan sa mga nagbabiyahe, lalo na sa gabi. Kasi ang bibilis ng sasakyan dito. Malaking abala ho yan dyan talaga. Naiwasan talaga ng mga sasakyan. Nagkakagipitan mag-isa dyan sa gitna. Nagiging sanhi na rin umano ito ng disgrasya sa lugar. Overtake yung motor. Ang nabangga po niya yung pinaka-signboard doon sa harap. National Highway ang Tagaytay na Sugbu Road. Kaya sumangguni na rin daw ang concerned citizen sa DPWH Batangas First District Engineering Office. Meron na po kami letter and proper coordination with the LGU and the PNP. Positive outcome naman po and sa ngayon po ay ongoing yung removal ng mga abandoned vehicles. Sa ngayon, 3 sasakyan na ang naalis ng ahensya sa lugar at magpapatuloy raw ang pag-aalis sa iba kapag nakapagtakda na ng impounding area sa Nasugbu, Batangas. As per coordination po sa LGU, hopefully magkaroon po ng impounding area para at least po yung mga abandoned vehicles doon po mailagay. Papasalamat po ko sa mga ahensya ng gobyerno at saka po sa GMA Sumbungan ng Bayan, investigador, dahil doon na-actionan. At tutukan, ang aksyon ng gobyerno kasunod ng serye ng pananambang sa ilang lokal na opisyal. At ang ilang bayaning kapuso natin na dumagsa sa bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Our story is like no other. Dahil ang kwentong ito ay hindi about happily ever after. It's about what happens after happily ever after. Kung pwede kong isulat muli ang aking kwento, hindi ko na sana siya sinundan. Hindi na dapat ako dumating sa buhay niya. Hindi na sana ako nandamay pa ng iba. Kami na ng kinalakyan ng bahay. Ang mga iyas. Lumating na ang panahon. Lala! Lala! Oh, bakit? Nakita ko na naman si Erdogan sa jeans ko. Para mabuhay ang alaman. Kasi ikaw ang itinakda, isa puso mo ang propesiya, ang supling ng ika-40 na dugo ni Urduha. Ang muling makakahanap ng 7 hiyas. Panaginipan ko na siya. Panaginipan mo si Urduha? The fiercest leader ng vast kingdom of Tawalisi. Hindi daw natatalo si Urduha dahil sa mga legendary jewelry niya. Isa lang ibig sabihin niyan. Anointed ka rin ni Urduha!
God, oh my God! At makilala ang mga itinakda. Tandaan mo, ikaw lang ang makakarinig ng budyong. Pag narinig mo ang budyong, ibig sabihin, may malapit na hiyas ni Urduha. Dalawang babae may magkaibang buhay. Ito ang tambourine design ko. Ito po yung usong design nung dumating po yung mga Spaniards dito sa Pilipinas. Nanay, hindi po kailangan maging barako ni Jen para maipagtanggol niya ang sarili niya. Paglalapitin ang itinakda nilang misyon. Ang tsaba ka ba nila? Ako nga dito. Bakit kasi naman naman yun? Anong naman ng box na yun, ha? Saan nagagaling yung tunog? Tunogin ng budyong. Bakit yung naririnig yan? Ngayon sabihin niyo sa akin. Sino ba talaga kayo? Welcome to Mission Urduha. Binuo ng gobyerno para hanapin lahat ng nawawalang hiyas ni Urduha. Bakit po kami napili niya? Because both of you are freaking special! Huhugutin nila ang tapang sa nakaraan. Marami kayong kailangan ipaliwanag. Tabahan niyo yung mga baril niyo. Taas kamay! Kamahalang Urduha, please cover me in your bravery and wisdom. At matatagpuan ng sariling lakas. Sorry na, dinumihan ko yung pangalan ng pamilya natin. Kaya kaya yung lakas ko? Basta nandyan kayo, hindi ako basta-basta matatalo. Para harapin ng anumang laban. Lolo, sorry ah. Magsara na naman kasi yung isa kong story. Ay, nakisayaw mo yan. Pakitigilan mo yung emote-emote niyan. So, ano bang plano mo kay Jem at kay Crystal? Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. Kailangan din nilang mundusa. One for one, one for all. Let's have some fun, hunters. Panihintayin natin. Let's go! Completion of the Seven Jewels grants its owner the chance to wish for one's heart's desire. Meron kong dapat malaman sa mga hiyas ng Urduha. Yes, it can cause destruction, but it can also repair. Kaya ulang kunin ang lahat ng hiyas ni Urduha para maging ako ang pinamakapangyariyang nilalang sa buong mundo. We are training you for a special and deadly mission. Natatakot ako para kay Jim. Lalong magiging delikado ang mabuhay nila pag nalaman nilang totoo. The Jewels of Primetime are back sa Mythical Primetime Megaserye ng taon. This is your great chance to redeem yourself. Are you up for this once in a lifetime awesome adventure? Yes, sir. Mga lihim ni Urduha, world premiere ngayong Lunes 8 p.m. sa GMA at Pinoy Hits at 9:40 p.m. sa GTV. Let the hunt begin. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these roles before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. Hashtag share ko lang. We'll be right back.
kung po ang ating mga manggagawang Pilipinong galing sa kanilang dugo at pawis ay kanilang private property. Ngayong buwan ng Enero ay ang National Deworming Month. Inutos ng Interior Department ng pagpapaigting ng police visibility kasunod na magkakahiwalay na pananambang sa apat na lokal na opisyal ngayong buwan. Pero para sa pulisya, eh hindi pa raw ito nakakaalarma. Nakatutok si Chino Gaston. February 17, nang tambangan ng mga armadong lalaki si Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. sa Maging Lanao del Sur. 3 pulis ang patay, pati ang driver ng gobernador, sugatan, pero nakaligtas si Governor Adyong. February 19 naman, hinarang at pinagbabaril at pinatay ng mga armadong lalaking naka-PNP uniform si Apari Vice Mayor Romel Alameda sa Nueva Vizcaya. February 22 naman, nang masugatan si Dato Ontawal Mayor Otto Montawal ng pagbabarilin ng di pakilalang sospek sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Pasay. At nitong linggo, tinambangan si Barangay Chairman Vivencio Palo ng Barangay San Carlos sa Lipa City, Batangas. Nag-utos na si DILG Secretary Benher Abalos na paigtingin ang police visibility sa mga komunidad para magdalawang isip ang mga masasamang loob at paigtingin din ang kampanya laban sa mga private armed groups at illegal na armas. Paghihikayat ng PNP sa mga lokal na opisyal, agad isumbong ang anumang banta para mabigyan sila ng proteksyon ng mga pulis. Ayon sa PNP, hindi nila dapat maalarma ang publiko. I would say so na hindi pa alarming kasi nga tinidetermine nga natin eh. Dahil iba-iba yung mga situation, iba-iba yung mga reason bakit pinatay itong mga to. It's either political, personal, business rivalry, or other reasons why these killings are happening. Incidentally siguro or accidentally, it just so happened that they are in public service. Pero para sa anti-crime group na Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, pag ito nakikita sa international news, nakikita nila na ang Pilipinas is nakakaroon ng breakdown ng peace and order. Kung ang PNP hindi nga nila kayang proteksyonan itong mga elected officials na to, eh paano pa kaya tayong mga law-abiding citizen? Maging si House Speaker Martin Romualdez na aalarma rin daw sa sunod-sunod na pag-atake laban sa government officials. Kanina, ipinatawag niya ang PNP. Naniniwala ang VACC na maling tugon ng PNP ang pagsuspinde ng permit to carry firearms outside of residence sa 3 lalawigan sa Mindanao. Kung bawal nang magbitbit ang mga may lisensya, wala na rin silang pagkakataon para idepensa ang kanilang mga sarili laban sa mga nagtatangka sa kanilang mga buhay. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang PNP. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Umukit ng panibagong kasaysayan ng figure skating tandem nina Isabella Gomez at Alexander Coroville. Hindi lang kasi sila ang unang pambato ng Pilipinas sa World Figure Skating Championships, sila rin ang unang pares na mula sa Southeast Asia. Makita mo tayo kay Chino Trinidad. Dala ng 6th place finish ng pares ng Pilipinas na sina Isabella Gomez at Alexander Coroville sa Challenge Cup sa Tilburg, Netherlands. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon na ang Pilipinas ng pares na lalahok sa kasaysayan ng ISU World Figure Skating Championships na gaganapin sa Saitama, Japan simula sa Marso 20 hanggang 26. Malaking karangalan din dahil sila ang kauna-unahang pares na lalahok mula sa Southeast Asia. Kahit na 2 taon pa lang silang nagkakatambal, di maikakaila ang malakas na chemistry ng dalawa sa skating rink. Nito lang Oktubre, binigay nina Isabella at Alexander ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa pairs event ng figure skating nang makasilver sila sa torneyong ginanap sa France. Hindi raw naging hadlang ang language barrier sa pagitan ng Phil-America na si Isabella at ng Rusong si Alexander. When you want to learn
that things, they come together and they happen. But I think back to Alexander, I'm really grateful that he's my partner and that he's also helping figure skating grow in the Philippines. Para mapalaganap pa ang figure skating sa Pilipinas, ay nagsalang na si Alexander ng kanyang naturalization para mabuo na ang kanyang hangad na maging kinatawan ng Pilipinas. He wants to work hard and I want to work hard. I want to follow my dreams and he's willing to help me follow my dreams as much as he also loves to skate too because it's his life. Para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad Agdutok, 24 Horas. Huwag palang pasin! Feel I Love Team ni David Licaco at Barbie Forteza tila may pahaging sa mga nabitin sa finale ng Maria Clara at Ibarra sa pagbabalik yan ng 24 Horas. Enjoy this ride. Should've realized that it was not just me. You are my world, my princess. I cannot imagine my life without you. Loving and understanding mother. Ako yon. Pero pag nakikita ko na nagkakagulo na ang mga anak ko, hindi ako basta-basta tatahimik lang. Rosel, ano ba? Hindi siya yung anak mo! I will get to the bottom of it at aalamin ko kung sino ang gustong sumira sa pamilyang pinipilit kong mabuo. Nagbabalik na ang nag-iisang prinsesa ng drama, Camille Prats. Arabella World Premiere March 6. Ito, pasira na nga po kasi sa hindi naman talaga pang heavy duty kasi ito na po talaga yung araw-araw kong ano, pagkilos-kilos sa bahay. Actually, dun sa spinal cord niya ang affected kaya hindi po siya nakakalakad. Hindi naman po directly related pero baka po dahil sa pagkakatama po ng likod niya, nanghina po yung resistensya niya. Salamat po sa GMA, po sa foundation, kasi
Yung request ko po, eh, at saka nabisita niyo po kami rito. Malaking, talagang malaking utang na loob na talaga po sa inyo. Your wife. 24 carats gold bar, mga madam. Comment lang kayo, madam. Walang mechanic. Nakaka-nervous at the same time, very overwhelming talaga sa aming mag-asawa kasi hindi namin naming in-expect talaga na magba-viral yung video. Talaga nag-enjoy lang kami kasi syempre wedding yun. Tagal namin initay 2 years. Viewers namin, naisip talaga namin na bigyan sila ng gold souvenirs dahil sila parte sila ng buhay talaga namin eh. Yung gold bar na pinamigay namin, real 24 carats pero sheet. Parang super nipis, bar siya na nasa acrylic na nakalagay sa cute na lagayan. Na 24 carats pero sheet po talaga siya. Kumbaga hindi siya nasasangla. Mga kapuso, alam nyo ba na sa 1,000 species ng pating sa mundo, 200 uri nito matatagpuan dito sa Pilipinas. Kaya naman itinutulak ngayong Shark Conservation Week ang proteksyon at pangangalaga sa kanila. Diyan tumutok si Cedric Castillo. Kinatatakutan at maituturing na isa sa pinakamababangis na hayop sa ilalim ng dagat. Pero ang hindi raw alam ng marami, tiklop ang mga pating kapag tao ang nagmalupit. Kaya sa pamamagitan na isang fluvial parade sa Manila Bay, nahudyat din ng Shark Conservation Week, muling isinusulong ang pagkakaroon ng batas na poprotekta sa mga pating. Overfishing is a big thing, illegal fishing
yung unintended catch or hindi sadyang paghuli ng mga pating. And of course, habitat destruction. Ang lahat ng bagay sa ating kalikasan ay magkakaugnay. Kapag may isa pong uri ng isda na nagkaroon ng banta na mawala, ibig sabihin po nito, nagkakaroon din ng banta doon pa sa ibang uri ng isda sa ating karagatan. Hinikayat ng BIFAR at ng Marine Wildlife Advocates ang publiko na tumulong iligtas ang mga pating kahit na sa munting paraan, gaya ng hindi pagtangkilik sa mga produkto na mula sa mga ito, tulad ng pagkain. Halos buong bansa pa naman ay may tuturing na natural habitat ng mga pating. Katunayan, sa 1,000 species ng mga pating sa buong mundo, 200 species ang matatagpuan sa Pilipinas. Mabuti na lamang daw at dumarami na ang mga LGU na may mga programa para sa marine wildlife. Sa mga pakikipag-ugnayan sa mga mangisda, nakita namin, natutunan namin na naintindihan nila ang pangangailangan ng maintaining the ecosystem health. Kailangan wag nilang sagarin ang pangisdaan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Overflowing with gratitude sina Barbie Fortesa at David Licao po sa tuloy-tuloy na suporta ng fans kahit pa nagtapos na ang hit ka po sa primetime series na Maria Clara Tibara. At may bago namang dapat abangan sa hapon sa pagsisimula ng seryang comeback project din ng OG munting prinsesa ng drama Camille Prats. Makichika kay Aubrey Carampel. Hindi ako masisindak ng isang spoiled brat na katulad mo. Intense na mga eksena ang dapat abangan sa upcoming Kapuso Afternoon Prime series na Arabella. Pagbibidahan yan ng Sparkle Stars na sina Shane Sava at Althea Ablan na magiging magkaribal sa pagmamahal ng kanilang ina. Mostly, lagi po siyang naaape, ganun. So, ayun po, very challenging din po siya actually kasi yung mga scenes po dito was very extreme po siya. Actually, first taping pa lang namin, meron ng ganun, bardagulan talaga. As in, nagulat din ako. Gaganap naman bilang kanilang ina ang OG munting prinsesa ng drama na si Camille Prats na nagbabalik teleserye after 5 years. Asan na ba si Bella? Asan na ba napunta yung batang yun? Accepting Arabella felt like another chapter opening in my life na parang isang bagay na I've always loved to do and now I am given the opportunity to do it again. Live namang nagpakilig ang tambalang Filay o Fidel at Clay nina Barbie Forteza at David Licauco sa ginanap na Filay Thanksgiving Fans Day kahapon. But thank you raw ito nina Barbie at David sa supporters na talaga namang tumutok sa katatapos lang na hit Kapuso primetime series na Maria Clara at Ibarra. Di magkamayaw ang fans nang may pa-sweet dance pa ang dalawa on stage. I really enjoy working with David. He's really fun to work with. He keeps improving in terms of acting. So sana hanggang sa talagang maging sobrang galing na actor na siya, sana ako yung kasama niya. Yung Maria Clara Ibarra talaga, again, parang big change sa life ko. Like, big blessing talaga siya for me. So kumbaga, mag-stick talaga siya sa heart ko ng matagal, forever actually. At kung marami raw ang nabitin sa ending kung saan muling nagkita sina Fidel at Clay sa real world. Hanap na kita. Wala nang babu. Ang masasabi lang daw nina Barbie at David. Gusto ko siya actually, kinilig ako na ano na nagtinginan lang kami, ganyan. Pero wala nang babu, di ba? Mm. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At abangan, ilang Pilipino mula sa Turkiye na niyanig ng malalakas na lindol, balik Pilipinas na ngayong araw. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. Yeah, yeah, yeah. Hi, Class Nation. I'm John Rex Bakufo, 27 years old from Caloocan, Cebu. I describe myself as a passionate person.
a loving one, a hardworking one, to kind and a sweet person. Naisip ko kung sumali ng The Clash kasi bata pa lang po ako, kumakanta na ako. Pero humito ako for many long years sa singing kasi nasabi sa akin ng parents ko na it's not for me. Kailangan kong maghanap ng work. Nakapag-provide sa akin for the future. The thing is, bumabalik-balik ako. Bumabalik yung puso ko, ako mismo sa singing. Kahit na tinanggal ko siya sa buhay ko. So, gusto kong patunayan na hindi lang sa family ko, kundi sa maraming tao na nai-inspire ko na meron akong talent na dapat ipakita sa buong mundo. Na-expect ko po na magiging mahirap ang labanan kasi na-clash po eh. So, alam natin na andyan lahat ng mga magaling na singers. So, yun na po, mahirap pero sana kayanin ko at ma-enjoy naming lahat ng mga kasali sa The Clash. To my future self, Rex, kaya mo yan. Gawin mong makakaya mo. Alam ko na everyday ginagawa mo talaga lahat. And I know kung ano man ang mangyari, at least binigay mo yung 200%. Alright, Clash Nation, please do follow me, my journey here in The Clash. I'm Rex and sana masamahan niyo ako hanggang dulo ng The Clash, hanggang nandito ako. So, sana kung masuportahan niyo ako. Kita-kita tayo, guys. Ito ang The Clash, isa laban sa lahat. Yeah, yeah, yeah. Hello Clash Nations, I'm Isaac Zamudio, 19 years old from Mandaluyong City. 5 words to describe myself. Number 1, goal driven. Number 2, down to earth, always down to earth. And number 3, faithful. Number 4, passionate. And number 5, determined. Naisipan ko pong sumali sa The Clash kasi for so many years, pinaplano ko po talagang sumali sa The Clash and gustong-gusto ko maging part ng competition po na to. And at the same time, gusto ko pa rin pong i-try yung luck ko in the music industry po. And yun, hindi pa rin nawawala sa akin yung motto na try and try until you succeed. And i-expect ko po sa competition na to, eh, syempre magiging fun siya. And at the same time, magiging challenging. And yun yung pinaka-excited ako sa competition team na to, and I am very excited to experience it with other clashes. Ayun, future self, I am making yourself ready for this moment or kung asan ka man ngayon, and sana ay proud ka sa lahat ng journey na tinahak natin together. Hello mga kapuso at Clash Nations, abangan nyo po ang panibagong season ng The Clash. Napaka-exciting ng The Clash ngayong season and sana po ay tutukan at abangan nyo po. Ito ang The Clash, isa laban sa lahat. Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms.
may nagbalik sang cellphone, kag may nagbalik sang cash nga 2,500 pesos nga hindi ila. Nalipay gid ako as a teacher nga ang ini nga inisyatibo naka-create sang positive change sa mga estudyante. Mismo naka-experience ang una nga hindi makakuha sa staff toys. Galing sa dalayan kong hampang, dito ko nakita nga may aragal isa mga techniques at strategies na pwede mo gamiton at makabulig sa imo para makakadaog ka. So, mga kapuso, matagumpay po tayong nakalikom ng 1,705 blood bags sa isinagawang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Philippine Red Cross at Ever Commonwealth kahapon. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa, kahit na ang iba ay nanggaling pa sa malalayong lugar. Pati na rin sa partners, sponsors, volunteers at siyempre mga entertainers. Tunay po kayong mga bayaning kapuso. Alas 5 pa lang ng umaga kahapon. Nakaabang na sa labas ng Ever Commonwealth Quezon City si Michael na bumiyahe pa mula sa Bulacan para makiisa sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Simula raw kasi nang maoperahan ang kanyang asawa noong 2008, nakita na niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng dugo. Naging daan niyo para ma-inspire ako mag-donate. Suot naman ang kanyang artificial legs. Matyagaring naghihintay sa pila si Peter para makapag-donate ng dugo. Nangailangan kami ng dugo kaya yun ang isang naging inspirasyon ko para tumulong naman sa mga nangangailangan. Ilan lang sila sa mga bayaning kapuso natin na dumagsa para mag-donate ng dugo? So, hindi mo kailangan maging mayaman para makapagbigay ka ng tulong sa kapwa mo. No? At dugtong buhay, Sagip Dugtong Buhay, ibig sabihin, madudugtungan mo yung buhay ng tao na magbibigay ka lang ng bahagi ng iyong dugo. Nagbigay saya rin ang ilang kapuso artists. Kinilala rin natin ang mga kapuso blood galloners. So this year, we hope that through the Philippine Red Cross, sa lahat ng partners natin, makatulong po sa pag-reach po ng 70% annual target natin for blood collection. Hopefully, with the advocacy of GMA Kapuso Foundation and Philippine Red Cross, ma-meet natin yung demand for blood. Namahagi rin tayo ng pagkain at freebies sa ating blood donors. Maraming salamat po sa Philippine Red Cross at Colgate Palmolive Philippines. Ang partnership talaga ng GMA tsaka ng Philippine Red Cross ay hindi matutambusan ng kahit na sinong mga blood. Masayang masaya, at least nakalabas na yung mga tao na kapag-donate ng blood. Mga kapuso, pagdating sa pagtulong, walang mahirap o mayaman sa buhay kung lahat ay nagmamalasakit at nagkakaisa. Bayaning kapuso kami! Sa mga nice mag-donate naman, maaari kayo mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Ligtas na nakabalik sa bansa ang ilang Pilipinong naapektuhan ng matinding lindol sa Turkiye. Nakatutok si Rafi Tima. 25 individual kabilang na ang ilang bata mula sa 9 na pamilya, ang unang batch ng mga na-repatriate ng Pinoy mula sa bansang Turkiye. Kasama sila sa mga nasa shelter ng Philippine Embassy sa Istanbul, kung saan sila lumikas mula sa mga lugar na tinamaan ng matinding lindol 3 linggo na ang nakararaan. Si Arlene Bitbit pa ang anak, laking pasasalamat na ligtas na silang nakarating sa bansa. Pinulbos yung lugar namin, which is Hatay. Wala kaming babalikan. Si Christine naman, na isang nurse sa Turkey at nakapag-asawa na ng Turkish national, kasama rin sa pag-uwi ang dalawang anak. Yung bahay naman po namin is okay, pero then continuous po yung aftershocks. Usually, minsan 5.4, malakas pa rin po, napapatakbo pa rin kami sa labas ng bahay. So, I thought about the safety of my son. Sa mga darating na linggo, 50 Pinoy pa ang inaasahang uuwi ng bansa. Halos 100 daw ang pansamantalang nag-evacuate sa shelter ng Philippine Embassy sa Istanbul. Walang papaalisin sa shelter. Alam to ni Ambassador Algabre at ni Vice Consul Tonentino na
habang wala pang desididong plano, wala pang fixed place, and we will give them shelter. Ang Composite Philippine Rescue Team, tinapos na rin ang isinagawang search, rescue and retrieval operation sa Diaman, Turkey. Ayon sa Office of the Civil Defense, may 10 survivor na natulungang ma-rescue ang mga Pilipinong rescue workers at nakatulong din sa paghahanap at retrieval ng mahigit 100 nasawi matapos matabunan ng guho. Kaya naman abot-abot daw ang pasasalamat ng mga taga-Diaman. We were given ng grand salute ng special operations ng police, as in. Wow. So maludo sila, umalis kami. Nung nasa aeroplano kami, papunta na dito sa Istanbul, nagpalakpakan lahat sa loob ng aeroplano. Nagpasalamat sila na nandun tayo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Up next, bagong premiere ng mga lihim ni Orduha mamaya. Alamin dito ang reaksyon sa stunts ni Kylie Padilla ng kanyang amang action star na si Robin Padilla. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Every time na nag-i-start na yung kakantahin ko, eh bigla na lang pong tatakbo yung baby ko dun sa amplifier namin. And pinindot niya po yung off button nung amplifier. Naisip na lang namin na what if ang kantahin na lang natin is yung Wheels on the Bus. And at the same time, syempre, mag-i-enjoy si baby. And then, syempre, nakakanta ako. Bilis na ng panahon. Yung tipong hindi natin namamalayan, yung anak natin, bigla-bigla na lang, ay, malaki na pala siya. Bigyan natin sila ng oras. Pinaka-importante yan. Represents a much higher power density source compared to solar and wind. So for a small footprint, you can generate a lot of power.
This could be useful for a lot of things that we might need to do in the future, like desalination of water, or even active removal of carbon dioxide from the atmosphere. Sinayaan ng Pangulo ang iba't ibang programa sa unang pagbisita niya sa Cebu mula nang maupo siya sa pwesto. Kabilang dyan ang isang pabahay at ang unang mass transport system ng probinsya. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Ang ganyang sistema sa EDSA kung saan limitado lang dumaan ang mga bus sa lane na eksklusibo lang para sa kanila. Target na rin ikasa rito sa Cebu City at mga karating syudad bilang solusyon sa traffic congestion at kalbaryo ng mga commuter. Yan ang Bus Rapid Transit Project na may groundbreaking na kanina sa Frente Usmeña na pinangunahan pa ng ating Pangulo, pati na ng Transportation Secretary at ilang local official. Ito ang unang mass transport system sa Cebu na sisimulan sa susunod na buwan at target matapos sa isang taon. We must commend the Department of Transportation for initiating the first bus rapid transit project in the Philippines. As usual, nauna na naman ang Cebu. Cebu, once again, leads the way. DOTC started planning 2008, but we thought about this in the early 90s. And here we are, pakpak natong tanan. Will not only reduce travel time between Cebu's north and south districts, but also boost economic productivity through the efficient mobility of passengers, goods, and services. Pinangunahan din ng Pangulo ang groundbreaking ng housing project ng gobyerno sa South Road Properties sa Cebu City. 10 gusaling may 20 palapag para sa 8,000 informal settlers at lowest earners ang makikinabang sa Phase 1. Isa po ito sa mga solusyon upang maibsan ang problema ng kakulangan ng bahay sa ating bansa at mabigyan ng disente at komportableng pamumuhay ang ating mga kababayan. Dinaluhan din ng Pangulo ang pagbubukas ng Kadiwa Store kung saan magkakabili ng mga produkto mula sa iba't ibang lugar sa Cebu Province at ang pamamahagi ng ayuda sa mga mahihirap. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bisdan at GMA Integrated News, Alan Domingo, Nakatutok, 24 oras. Nagluluwag na po ng mga health and safety protocol ang ilang opisina kung ikukumpara nung kasagsagan ng pandemya. Pero kailan nga ba tuluyang aalisin ang mga restriction kontra COVID-19 sa bansa at kakayanin na ba yan ng Pilipinas? Ang sagot ng Health Department, tinutukan ni Oscar Oida. Pag-aalkohol, pagtapak sa disinfection mat at temperature check, ilan lamang sa sangkatutak na ritual kontra COVID. Tinanggal na raw sa ilang opisinang napuntahan namin. Sa Manpower Service Company na ito nga sa Quezon City, ilang buwan nang nabaklas ang mga plastic na nakabalot dati sa paligid ng kanilang mga mesa.
Mas magaan na kasi nung may barrier po, mahirap po minsan magkaintindihan. Mahirap pag may harang. Confident na rin kami. Mas marami kami ngayong walk-in, marami kami nag-report dahil nga safe na rin sila mag-travel. Pero meron din namang mga hanggang ngayon, patuloy pa rin sa nakagawian ng pag-iingat. I think hindi pa rin naman siya 100% na tayo sa free from COVID, no? Mas maganda syempre kung extra careful pa rin tayo. Pero sa kung mga pambansang pagluluwag tulad sa minimum health protocols, handa ba tayong sumunod sa ginawa na ng ibang bansa? Ayon sa Department of Health, hindi porket nagluluwag na ang iba, basta na lang tayo gagaya. It will all depend on the situation and the factors that may affect the situation. So ngayon, binabantayan natin yung mga bagong variants. Kabilang sa ikinakampanya pa rin. Protektahan ang ating sarili by wearing mask kung kailangan at saka magpabakuna tayo. Paano ba malalaman kung pwede nang alisin lahat ng restrictions? Nadating tayo dun sa punto na makikita natin na kaya na, even though pumapasok ang mga bagong sub-variants dito sa bansa, our facilities and our situation, no, will remain to be manageable. Sa ngayon, ayon sa DOH, nananatiling manageable ang COVID situation sa bansa, bagamat may ilang napaulat na pagtaas ng bilang ng kaso sa ilang mga probinsya. May increase na, but it's not significant. Mababa siya kesa dun sa previous month natin ng mga averages natin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan ng isang sanggol habang sugatan din ang kanyang inang nagligtas sa kanya sa sunog. Ayon sa lola ng sanggol, nang sumiklab ang sunog ay natutulog sa bahay nila sa Pasi sa Iloilo ang 2 buwang gulang na sanggol at ang kapatid nitong 7 taong gulang. Bumibili naman noon sa tindahan ang kanilang nanay. Mabuti at nagising ang kuya ng sanggol at agad na nakahingi ng tulong sa kanilang mga kaanak. Agad naman dumating ang ina na hindi raw nagdalawang isip na pasukin ang nasusunog na bahay para iligtas ang baby. Patuloy na ginagamot ang mag-ina sa isang ospital. Base sa imbestigasyon, naiwang kandila ang sanhi ng sunog. Mga kapuso, the long wait is over dahil ngayong gabi na ang worldwide premiere ng mythical primetime megaserye ng taon, Ang Mga Lihim ni Orduha. At gaya ng kanyang character sa serye, sa mga training pa lang, focused at ready for anything na ang isa sa lead star nitong si Kylie Padilla. At dahil bukod sa martial arts, magpapawaw rin siya sa kanyang firing skills. Makichika tayo kay Nelson Canla. Astig at asintado. Walang makakaalis sa focus ni Kylie Padilla habang bumabaril sa kanyang training para sa kanyang pagganap bilang isang pulis sa mythical primetime megaserye ng taon na Mga Lihim ni Orduha. Katunayan, mula raw 10 years old, hilig na ni Kylie ang firing. It's like when I'm painting. I'm just so focused in one thing, lahat, everything else I forget. Wala kang iniisip na tao? Wala. Okay. Feeling ko kasi kung may isipin akong tao, it won't come from a place na magiging masaya ako after. Ang training ngayong araw ni Kylie naging extra special dahil bukod sa pinangasiwaan ito ng mga tauhan ng Philippine Marine Corps Firing Range, sinamahan din siya ng OG action star, ang kanyang amang si Senator Robin Padilla. I feel very sentimental kasi feeling ko bumalik ako sa pagkabata. Paastigan ang dalawa sa familiarization firing. Sa paggamit ng high-powered ammunition. At tandem shooting on the move. Bukod sa paghawak ng baril, approved din daw kay Binoy ang napanood niyang martial arts move ni Kylie kamakailan sa Quezon Memorial Circle, kung saan nagpakitang gilas si Kylie habang kalaban si Bina Brenica. Medyo mataas na yung lipad niya, pero mas may tataas pa dun. Naalala ko, pagkatapos nung amihan, parang nag-lay low siya sa action eh. Napunta siya sa drama. Napunta pa ako sa paggawa ng anak.
Aray, aray! Aray, bang, bang! Pero aminado ang dating bad boy ng Philippine cinema na dahil sa tibay ng dibdib ng anak. Maipapasa na niya ang kanyang corona. Magpapasalamat ako sa GMA. Mula pa noon hanggang ngayon, mahalaga sa inyo yung kasaysayan. At yun ang sinasaluduhan ko sa GMA Kapuso. Bukod kay Kylie, na isa sa mga mangunguna sa Team Orduha, nagpakita na rin ng moves sa bakbakan ng Team Bounty Hunters. Pero ang lahat ng yan, ilan lang sa mga dapat niyong abangan sa world premiere ngayong gabi ng 2023 mega series na mga lihim ni Orduha na mapapanood niyo na pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Next naman, exciting naman yan. At yan yung mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.